Good morning po sa lahat. Ako po nandito ulit, no? Very excited po ako kasi may mga tao po dito na nagpunta po na mga concerned din po kay Nanay Rosalina. At ipapasalamat po ako sa Panginoon kasi bagamat medyo malayo tayo, taga Las Piñas po ako, si Nanay Rosalina po ay taga dito sa Mandalupa, ay iningatan po tayo ng mga ng Panginoon na makarating dito, lalo na si Sir Alex din. Na ngayon po ay galing naman po kayo sa sukat, Sir Forbes. Yes po. Si Sir Alex ay galing pala sa sukat, no? Ito po, ito, yung anak ko kasi, na si Mike Lazar Angelo, ito gusto ko, kukunin ko po ito. Alam niyo po ito, ano lang eh, murang-mura lang. Bakit ako pala sabihin yung mura? Very affordable po, kasi mura, walang value yun eh. Very affordable po siya, na 200 pesos lang. Wow! Ang ganda na oh. Kaya ngayon, pag nagjajagin yung anak ko po, medyo malamig sa madaling araw, gumigising siya ng 4 a.m. Tapos ito po. Nanay Rosalina, magkano to? 200 eh. So kukunin ko na ito, no? So si Nanay Rosalina, ulitin ko po, hindi po ako pumunta dito dahil naawa ko sa kanya. Kaya nung marami natin lang dito. Maganda po, wala po tayo masasabi sa mga video na yan. Pero, pumunta po ako dito dahil humahanga po kay Nanay Rosalina. Dahil pagkamat matanda na siya, ako niya lang ang kasama niya dito, nakita niyo po lumalaban siya ng batas. At gusto niya po magkaroon ng sarili niyang permit upang magkatla... Hindi, dati na po may permit. Tama ba, Nanay? Ibig sabihin, bago pa magpuno ng pandemic na ito, ay may permit na po siya. Ibig sabihin po, gusto niyang gawin ng maayos ang kanyang pamumuhay, gawin ng tama yung kanyang paghahanap buhay, na walang sinasagasa ang tao. Nagko-contribute pa po siya sa ating bansa sa pamagitan ng pagbabayad po ng mga permits. Tama po ba, Nanay? May binabayaran kayo? So, siyempre po, nakatutulong po yun sa ating lipunan. Yung mga na-collection po ng ating gobyerno, yun po ay tama. Ginagawa niya po ng tama. Kaya nandito po kami para supportahan siya dahil siya po ay nadidiscriminate ngayon at bawal na po siyang bigyan daw ng permit. Sabi po ng, ano po yan, barangay? Ang sabi ng barangay daw. So tayo po ay sumusuporta ang gaya ni Sir Alex, galing siya ng Paranaque, ako galing ng Las Piñas, dito po tayo. Kung meron po kayong kakayanan po, ang number po ni Nanay Rosalina Noval at ang address niya ay ilalagay ko po ulit dyan. Kasi kahapon po nilagay ko na doon sa isang po nating vlog po. Ilalagay ko po ulit para makontak niyo siya. At yung iba pa po mga tao dito na nag-negosyo din, na nag-discriminate din po. Kaya para baka may gusto kayong bilhin. Kagaya si Nanay, alika nga Nanay dito. Tayo ka Nanay. Si Nanay Margaret po, may goiter po siya. Siya po ay tumutulong sa kanyang asawa na construction worker. Ngayon po, ang gusto niya po ay makatulong sa pamagitan ng kanyang pagluluto. O siya, meron siya mga ginagawa po, mga ano po, mga paninday, puto. O yan, kung gusto niya po ng puto at bibingka, meron naman po tinatawag ngayon ng Grab, makuha na ano po, pwede po kayong umorder sa kanya. So hindi ko pa nanin natitikman eh, susunod bibilang ko sa inyo ha. Para pagka i-discuss ko sa inyo, masasabi ko talaga kung gaano kasarap po yung puto at saka yung bibingka. Thank you po, Nanay Margaret. So, ayun na po. Ah, siya rin, hindi rin maka... Ano po yung, ano naman ninyo na presyo? Ah, sorry store. Sige po. Huwag kayong mag-alala, si Nanay Rosalina, dapat ginahan nyo ng bilan dyan ang mga grocery niya. Okay po. So, ayun lamang po. Nag-update lang po ako, follow-up update lang po doon sa ginawa nating vlog na ang Panginoon po ay gagawa ng paraan para hindi po tayo magulang. At alam ko po sa mga maliliit na pamamaraan na ganito, makatulong po tayo kay Nanay Rosalina. Magagamit naman po natin eh. At saka napaka-affordable naman po. No? Naman po, and God bless you po. Thank you po, Sir Barbs! Thank you po. Okay.